Sound check, mic check. Ayan, so nakita ninyo yung ating thumbnail ngayon. Magsuswap po tayo ng motor. Ang kukunin nating motor ay Ducati B4S. Ayan, yung may-ari po niyan ay si Sir A ng Geely Helmets Philippines, ano. At bilang ambassador ng Geely Helmets, eh pinapahiram po niya kami ng kanyang mga motor. At ang nakakatawa kay Sir Boss A ay bumili ng motor, hindi naman niya ginagamit, no, pinandi-display lang niya. Pabor sa amin kasi, eh, di ba, ang mahal ng motor na yun, no. Pinapahiram pa sa amin na mga wala namang pambili ng ganong kamahal na motor, no. May pambiling motor, oh, pero yung ganong kamahal na motor, naku po, Diyos ko po. At bukod sa Ducati B4S na napakaganda, meron pa siyang BMW S1000 yung modelo, yung pantay yung headlight. Pangalawa, meron siyang Kawasaki H2. Pangatlo, meron siyang Kawasaki Ninja ZX10R Special Edition. Tapos meron pa siyang Harley Davidson. Tapos meron pa siyang BMW GT400. Wow, na scooter, no. Dadaanan natin yung ginagawa kong shop. At hanggang ngayon hindi pa bukas, no. Tapos nag-aayos ako ng stock kanina. Merong dalawa nating subscriber na naghihintay pala doon. Eh kanina kasi umaga, nag-my day ako doon. Sabi ko may kumuha ng stock ng Geely helmet dito. And then sila from Nueva Ecija, nakita nila yung aking my day. Hindi kasi ako nagpo-post ng ganun, eh. And then yun, tinry nila na kung makikita nila tayo ngayon. At sakto naman, may kukuha ulit ng stock ngayong araw galing Baguio. Kaya ako bumalik sa shop. Eh sakto na doon sila. Pogi na na, boss. Pogi daw, pogi. Vlog kayo, sir? Ha? Vlog kayo ngayon, sir? Oo, kasi punta ako ng Manila, eh. Basta, anong pangalan mo, sir? Alan. Sir, oh, ingat ka sa biyahe mo, sir, ha? May biyahe ka? Ah, may biyahe ka ngayon. Saan pa punta, sir? Sibera. Ah, Sibera. Ito, sir. Ginawa nyo to? In-order ko lang po sa Shopee. Ah, binibili talaga yan. Ah, okay. Para hindi siya, ano? Para hindi yung ano, liwanag nakikita, no? Ang galing. Pero hindi para sa ulan, no? Hindi. Hindi, okay. Para, sa gabi rin, para hindi rin... Nakakasilaw. Nakakasilaw, tsaka hindi takaw mata sa mga... Ay, sabagay yung shock, ganun, no? Pero dito sa Pampanga, wala namang ganun, no? Sa Maynila lang yan, no? Sige, sir, salamat. Ingat ka. Okay. Ang syudad na, pwede palang pambundok yung skill mo, sir, ha? Pwede ka rin palang bundok. Bundok, puro simplang. Sir, oh. Thank you, sir. Sinong pang wala? Ayun, no? Bigyan mo na lang. Ah, dito, nagbabike lang. Nagbabike ka lang daw. Thank you, ha. Punta ko lang yung shop ko. Nandito yung shop ko, eh. Ah, bago mag-asenda ro yan. Oo, oh, tama. Tuloy na ako, no. Salamat, no. Okay, bye-bye. Ay, ito yung dalawang nating subscriber na sinasabi ko kanina. Oh, ito yung ginagawang shop natin. So, hindi pa siya bukas. At doon yung display area. Ayan, no. So located po ito sa San Fernando, Pampanga. Ayan, dito yung MacArthur Highway. Ito yung going to San Fernando. Ito yung going to Angeles City or Pangasinan, ganun. Ayan, sila yung sinasabi ko na galing ng Nueva Ecija. Sir, anong pangalan nila, sir? Jomari Santiago. Sir Jomari Santiago. O si ma'am, anong pangalan ni ma'am? Leia po. Ma'am Leia, ayan, oh. So galing pa sila ng Nueva Ecija. Di ba nakita nyo yung my day ko, no, sir? Tapos nagbaka sakali lamang sila na madatnan nila tayo dito, no. Ang galing ni sir, no. So di ko pa sila nabigyan ng sticker, sakto, di ba? Sir, oh, sticker niyo. Yeah, thank you, ha. So pupunta na tayo sa opisina ng Geely Helmets Philippines, ano. Thank you.
Okay, nasa Maynila na tayo. Dito talaga sa Mayon Street, no, lalo na yung banda dun. Hindi ako makapag-vlog dun dahil ang traffic, grabe. Tapos nakakadagdag sa traffic dun, yung marami siyang ano, hindi lang siya basta cross. Talagang marami siyang kanto. Malapit na tayo, no, guys, nasa Maynila na tayo. Ito itatawag na, ito to, nakikita ko lang sa Google Map, no, Mayon Street siya. Tapos may subscriber tayo sa dito. Ito to, may subscriber tayo. May bayad pa yata yung parking dito. Bigyan natin ng sticker si sir. Sir, oh, sticker mo, sir. Hello. Anong pangalan mo, sir? Sa. Sir Sak? Sige, sir. Salamat. Ingat. Salamat. Okay, bye-bye. Buti hindi umulan, kaya lang basa yung kalsada doon. Nailang lang ako sa dumi ng kalsada dahil itong motor natin ngayon kasi isasampan natin sa 7th floor ng building kasi doon yung mga motor nung ano, may-ari ng Ducati. So doon din nakapark yung Ducati niya. So parang ipapalit lang natin siya sa pwesto. Dito pag may nakatambay tapos natapatan mo sila, sasabihin bomba. Eto na, left side tayo, left. Eto na yung PMC building, yun yung opisina ng Gile. Oy, nandito yung nabara ni Red Suit. Papasok natin sa elevator eh. Ayan yung kasing elevator nila dito. Pag wala kang card, hanggang 6th floor lang. Eh penthouse kasi yung ano. Penthouse kasi yung 7th floor. Walang pwedeng dumiretso doon. Akit muna ako. Yan o, tapa. Pasok tayo. Ha, yun o. Kaya yung madumihan yung ating motor kasi ilalagay siya sa 7th floor eh. Siyempre malinis doon sigurado. Ito guys, ito na. So ito yung Ducati na sinasabi natin eh. So ito yung mga box natin. Dito natin ilalagay yung mga hook. Ayan. Isa for Gile dito. And then ito yung sinasabi ko. Guys, ayan. Ito na yung Ducati natin. Ayan. Yan yung iuwi natin ngayon. Pero ang problema kasi hindi ko siya may ba-vlog ng complete ngayong araw dahil ito madilim na. Ayan. So makakapag-vlog na tayo ng konti niyan paglabas na lang sa dito sa building. Ayan. So yan, napakaangas oh. Pangalan ng model, panigale, B4S. And then syempre Ducati at may sticker ng Gile, right? And then tsaka na natin i-review ito kapag maliwanag. Dito kasi medyo madilim. Ayan dito, medyo madilim sa building nila. Tsaka hindi ako makapag-vlog ng dire-diretso dahil may tao sa likod ko. So ayan, pinakita ko lang sa inyo bago natin ibaba. Ayan, okay. Ayan guys, so ipasok na natin yung motor sa 7th floor. O si Tantan yung ano, nagda-drive ng ating L300 close van. Pupunta tayo dito, naka Z1 tayo. Pag-uwi natin, naka Ducati tayo. Hindi, okay na yun. Magbubukas siya ng kusa. Ayan. Okay. So, antayin mo lang ako sa baba, no, Tan? Okay. Thank you, ah. Right. So, andito na tayo sa 7th floor ulit. Ang tawag dito, penthouse. Hello! Si Red Sweet po dito, tsaka si sina para clothing nandito sa taas, eh. Papatimbang. Abot? Yan po si Red Sweet po dito, mga kaibigan. At si Boss Parak, ikaw muna. O, Boss Parak muna. Uy, naging lowered yung motor. Thank you.
Anong masasabi mo, Boss Parak? Ayos. Ha? Ang pinunit na kalsada. Yan yung tumakbo ng ano, 120. 120? First gear. First gear. Oh, yan. Nagkagasgas nga eh kapag sumasakay ako. Nagkakagasgas sa mismong sakayan dito. Ayan o. Oo. Oo. Anyway, white lang naman. Madali namang remedyo. Oh. So yun, dadali na natin yung ano. Yung Dakati. Dapat ipapasok sa elevator. Nang naka-atras, no? Hinihingal ako. Alright. Yung hingal ko, may halong kabay. Pare, bye-bye, pare. Pare, bye-bye. Okay, ground floor tayo. Ay. Hiningal ako, guys. Ganito pala pag naglalabas ng mahal na motor, no? Yan, oh. Paano i-start to? Yun lang. Nakatago pala. Sko, nakakahiya. hindi ko na alam gamitin, no? Bye-bye, sir. Thank you. Natuloy na ako. Pero magaan siya. Yun, pag-gas muna tayo siyempre. Sir, good evening pa. Full tank ko lang to, sir. Kahit 95 lang, sir. Baba lang ako. Okay. Di pa man, nangangamoy na. Oh. Sobrang init. Oh, kahit 500 lang siguro yan. Sir, kumula, sir. Ay, ang bilis. Magkano? 170. Sabi ni... Teka nga, hindi ko kasi tinignan yung ano eh. Fuel gauge, no? Ha? Asan? Hindi ko makita. Temperature to eh. Ako ay talagang kinakabahan dito sa wallet ko dahil sobrang laki ng wallet ko. Baka malaglag. Ito, dito tayo. Baliktarin natin. Baka malaglag. Uwi tayong walang pera. Hindi siya yung mga ID ko nandun. Okay, so dala na natin itong Ducati. At nakakalungkot man, gabi na. Anyway, sa next vlog natin, ayan. I-re-review natin itong Ducati V4S. Once in a blue moon lang tayo makakapag-try ng ganitong motor. Dahil sobrang mahal ito, no? Quick shifter pala to.
Kailangan ko mag-review. Mamaya pag uwi ko, re-review ko na to. Ay di, i-re-review ko yung details niya. Alambot ng cambio. Hindi smooth yung kanyang tunog, pero ang sarap sa tenga. Tsaka sa dibdib, ang sarap ng kalugkog ng makina nito. So guys, abangan nyo po sa susunod na vlog natin. Ra-ride natin ito ng maliwanag. Sobrang gaan niya. Sobrang gaan, tapos sobrang powerful ng engine. Yun na yun. Yung parang pag sumakay ganito, parang walang bakal, puro alloy. Sarap pagka nilow-low gear ko siya. Hindi mo mararamdaman na kumakadyot siya, no? Medyo tahimik lang yung motor. Ayun na, papasok na tayo ng expressway. Ayan guys, maraming salamat, ano, at excited na rin ako para i-review itong motor na to. Kundi dahil sa Geely Helmets Philippines, di tayo makakapag-try ng ganitong klaseng motor na napakaganda. At wow, talaga wow, napaka-forma, napaka-pogi. Napaka, alam mo yun, napaka-luxury niya kapag tinignan mo at sinakyan mo, ano. O, ayan guys. Pansamantala, dito muna natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat po. See you next vlog guys. Bye bye. 3 for speed. Oo nga pala. Cash nga pala tayo ngayon. Yun, binigyan ako ng 3,000 ng mayari. Papaload ko daw ng RFID. Pero bukas na lang yun. Gabi na eh. Ito, binuo ko ng 1,000. Busa ko na lang. Hindi ko makuha yung wallet ko. Nako, 60 lang yung load na, ay yung ano, bayad, pero 1,000 yung binigay ko, sorry po. Thank you. Yun, oh, let's go. Bye bye again guys, yun lang po. See you next vlog. Wait for speed.